guys, good morning po. Welcome po sa aking channel, Juni Moto Vlog. Ngayon guys is yung pag-uusapan natin ngayon is simple lang naman. May mga nagtatanong kasi sa akin guys kung ano daw ba yung paraan para ano para hindi mag-swing yung motor natin. Eksakto, naranasan ko yon at nasolusyonan ko yon sa sarili kong pamamaraan. Na-experience ko kasi yun guys, kasi ito share ko lang. Yung boss ko kasi dati siniram niya to, itong motor ko na to. Yung height niya is 5'11". Tapos yung bigat niya guys is hindi ko sure kung ano yung bigat niya. Pero sure ako is mabigat si sir. Nung ginamit niya to, nung nagpatakbo siya ng ano, mga around 50 to 60 daw, is pagkatapos niyang ginamit, sabi niya sa akin na nagsiswing daw yung motor natin. At sabi niya is baka daw magaan yung motor ko. Sabi ko is hindi naman siguro, kasi yung bigat ata ng Mio Solti, kung hindi ako nagkakamali, is mga nasa ano, mga nasa 90 o 100 plus ata yung bigat. So imposible yun na ano mag-swing dahil lang sa ano, sa bigat ng motor. Tapos ginamit din to ni Tokayo Junjun, taga dun sa amin, is hindi naman siya ganun kataas o kalaki, pero ang bigat niya guys, siguro magkasing bigat sila ni sir. Ginamit niya to kasi may pinuntahan siya nung nagtatrabaho po siya sa amin. Sabi din niya na ano, na nagsiswing daw yung motor ko. At pareho sila ng sinabi ni sir na baka daw nga may problema yung motor ko or magaan yung motor ko. Kasi yung si Junjun, kasi yung si Junjun ay kapatid ni paring Jovan. Meron din silang ano, Mio Solti. Ah hindi, Mio Sporty pala. Meron silang Mio Sporty, kaya parang medyo nakumpara niya na ano, na magaan daw yung motor ko at baka daw may problema. Pero sabi ko sa kanila na hindi dahil sa ano, siguro sa motor ko, kasi bago nga tong motor ko. Kasi kahit nga ako eh, kahit ako yung ano, yung may-ari nito, is nakaka-experience din ako nung ganun, nung lalo na dati yung panaygamit ko tong motor ko sa ano, sa trabaho. Kasi pumupunta kami ng ano, ng alang-alang pag may hinahatid na ano, na mga materials nung nag-i-install kami doon. Ginagamit ko to at talagang ramdam na ramdam ko yung pagsiswing. Di ko lang sure kung bakit ganon, pero ramdam na ramdam ko talaga. Parang ano, parang gumagalaw siya, parang nililipad siya. Although natural lang naman yung ano, yung nagsiswing. Lalo na pag ano, nasa lugar ka na ano, yung walang masyadong building, o nasa lugar ka na ano, sa gilid ng ano, sa gilid ng tabing dagat. So natural lang siguro yun na magsiswing. Pero paano nga ba masusolusyonan natin? Yung dalawa lang naman yung paraan nun. Di ko lang alam yung ibang mga viewers natin dyan, na kung meron kayong iba pang paraan kung paano to masusolusyonan, i-comment nyo lang sa comment section guys. Pero ito ay sarili ko lang kung ano yung sarili kong pamamaraan para masolusyonan yung pagsiswing ng motor. Number one is nagsiswing yung motor natin dahil sa stock na tire natin. Yung stock ko kasi guys is 7090 sa harapan at 8090 sa likod. So yun, ayun yung rason kung bakit nagsiswing yung motor. So paano ba masusolusyonan yun? Number one is pag ayaw mo magpalit, o pag ayaw mo magpalit ng medyo malaking gulong, is maglakay ka ng top box sa likod. Ayun yung solusyon nun. Nagsiswing lang naman yun pag driver lang yung nakasakay. Pero pag may angkas is hindi naman yun nagsiswing. Pero syempre hindi naman tayo palagi may angkas. So ganon yung solusyon nun, is maglalakay ka lang ng top box sa likod. Yun yung solusyon. Pero siguro hindi naman lahat kayang ma-afford yun, kasi medyo mahal yun. At
bagong patakaran ngayon ng LTO na pag meron kang top box is isasama mo na yon sa ano, sa registration ng motor. So, pero kung ikaw ay may budget, okay na okay yon para sa iyo, maglagay ng top box para maiwasan yung pagsiswing ng motor mo. Pero since gusto ko magpalit ng gulong, so ayun yung ano, yung pangalawang solusyon para maiwasan yung pagsiswing. Nagpalit ako ng ano, nagpalit ako ng gulong na malaki. Sa rear tire yung ano, yung pinalitan ko. Ayun yung gusto kong palitan kasi sakto yun is napudpud na, kaya naisipan ko. Hindi ko nga alam na yun pala yung ano, yung solusyon, kasi biglang nawala na lang yung pagsiswing nung nagpalit ako ng ano. Nagpalit ako ng gulong sa likod. Okay, yung pinalit ko dito guys is 9080. Pirelli Angel scooter. Ayan yung pinalit ko. Nagkataon lang talaga na napansin ko na parang nawala na talaga yung ano, yung pagsiswing ng motor ko simula nung nagpalit ako ng rear tire. Yun lang naman guys yung paraan. Yun ay base sa ano, sa karanasan ko, base sa experience ko. Base sa experience ko kung ano yung paraan para maiwasan yung pagsiswing ng motor natin. So yun guys, yun lang naman yung topic natin ngayon. Sinaglit ko lang yun kasi may mga nagtatanong kasi sa akin na kung paano nga maiwasan yung pagsiswing. So yun, sana yung video na to nakatulong sa inyo. Inuulit ko, kung meron pa kayong paraan para maiwasan yung ganong problema, i-comment nyo lang sa comment section para malaman din ng iba. Malaman din natin kung ano yung paraan para maiwasan yung pagsiswing, kasi delikado yung ganong problema eh. Delikado yung ganong issue pag ano, lalo na pag ano, mga nasa mabilis yung takbo mo tapos bigla kang hanginin, so medyo problema yon. Kaya sana guys is nakatulong sa inyo yung video na to, yung sarili kong paraan. Although medyo magastos naman siya kasi talagang magpapalit ka ng ano, isa sa mga parte ng motor natin, o magdadagdag ka ng ano, gamit. So kung ikakaligtas mo naman is wala naman problema yon, kasi delikado talaga yung nagsiswing ng motor daw na pag mabilis ka. So yun guys, hanggang dito lang muna yung video natin ngayon. Abangan nyo yung mga susunod kong video. Oh man, di nagsisignal light. Marami pong salamat sa inyong panonood, at nagpapasalamat po ako sa inyo kasi 500 subscriber na tayo. Maraming salamat po sa mga suporta. Sana magtuloy-tuloy na to. So yun guys, maraming salamat. Ride safe po sa ating lahat. Peace.